pwede na kayo pumasok. Yung tao lang po, sir. Ah, tao lang. Pwede naman sila parking ka din. Ayun. Meron din parking sa harap. Bakit ganun daging? Bakit huwag lang? Yung ano kasi yung, di ba may mga baboy at manok dyan na research. Eh, di ba yung peste? Kumakalat. Makalat. So, natatakot sila kasi ma-wipe out yung mga animals nila dyan. Eh, pang research yan. Sir, good morning, sir. Morning. Nakarating niyo lang ba, sir? Nauna lang kami ng mga few minutes. Ah, okay po. Sige, sir. Asap na tayo, sir. May naka-open naman na rin na dyan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. We're hoping na umokay yung sineset natin sa Iloilo. Sa Iloilo, talagang gusto ko talaga yun. So, very active po yung mga doon ng industry. Oo. Nakakabili ka ng live chicken sa palengke. Doon sa Iloilo. So, boiled na po yan. Ready nyo ng testing niyan. Mga boiled egg. Bago pumasok sa farm. Tang, tikman natin. Coffee tayo, sir. Ayan, may coffee na din sila. Manok. What's this? Konte. Quail. Pinunta namin si D Farm. Grabe, ang ganda ng farm niya. Sobra. Sobra. Ganda, grabe. Sa, ano, nakita niyo po yun, may hybrid sila dun pa. Ah, ah. May hybrid sila. Ang laki pa ng... Na-release na ba yung video niya, sir? Hindi ko pala napalala po. Yung? D-Farm? Ah, hindi niyo pa na-release? Naka-release na. Tapos na. Ang lakas ng views. Sobrang lakas ng views. Nakakita pa yung sa D-Farm. Grabe naman yung farm. Sobrang ganda naman kasi talaga. Mmm. Ano? Try naman. Nasa ano kami pagdating sa Sadak, itong itik, nasa Muscovy yung sinisimula natin. Nasa stage pa lang naman ng baby stage pa lang yung Muscovy kasi development pa lang. Pero yung Muscovy, ano yan? Atin talaga yan? Yes po. Ah, ito yung pato nung araw? Iba pa? Bibe. Sa yung puti. Yung puti. Iba-ibang strain din, sir. Yung dinidevelop sa Ikogao ngayon, itim yung dominant doon. Yung kay Doc Rene dito, meron din siya dyan. Ayun yung mga puti. So, yun ang Formid type na gusto natin i-develop kasi mas yung kanyang production cost mas maliit relatively expected. Kasi nung araw, nung bata ako, yung tatay ko may mga alagang ganyan eh. Yung puti. Pato ang tawag niya. Pato sa tawag sa Visayas, Mindanao. Kahit sa Luzon, kahit doon sa Ilocano. Okay. Oh, pag,
pag ano, nagkakatay lang siya. Yung iba nga, sir, na may mga backyard racers, hindi kumara, nakikik sila. Kinasamahan nila ng video ang patoy, kinasabi may gusto nila. Kasi yun yung naglilimlim ng ikot ng kikik. Tapos ayun nga, ng mga vegetable, mga waste mo sa mga kitchen waste lang ng pakain mo, pwedeng iulang. So yun yung gusto natin mag-develop na local po natin. Maganda yung views ng video na yun eh. Yung pinuntan natin. Lalo na yung kay Karen. Pag-about sa pag-ano talaga, pagkita po ng ano eh. Pag sa business talaga. After nga daw siya mapanood din. Siyempre, ito tayo sa social media yun. Nung pinicture mo siya. Ito lagi yung cellphone niya, kadaming mga tao nag-i-inquire. Sabi, hindi ko ma-accommodate lahat. Pero na ano naman, nakabenta naman siya. Yes, sir. Actually, ang dami niyang, niyang orders na... Kasi hindi ma-deliver kasi restriction. Anong nangyayari nga po ay ano, hatching eggs niya binibigay. Kasi dati, kaya niya magpa-grow din ng RTF, ready-to-lay, bullet stage, benta, kaya ducklings. Ngayon, yun ang nahirap mo. Within nga, basically, lang yung range niya eh. So, kung lalabas siya dun sa iba't ibang part ng north, medyo masisita na siya. Isa-isa lang po. Nice, sir. Good morning, sir. Alagaan na yata ka. Higaan namin yung ito eh. Baka pinakan eh. Oh, no. Okay, hindi siya Hindi. Kinakwento ko nga yung yung unang episode ng Agri, ikaw. Hmm. Peking duck, kayo ni Doc Lambio. Wah, talaga na. Pilot episode yun. Napakapalad pala namin. 10 years ago. Pwede pong babalikan yun? Ngayon, sir. Pwede ba babalikan? Actually, ano, na-mention mo yung Peking duck, talaga pinupush namin din. Kasi sa dami natin problema with chicken and pork and pig. Parang ang ganda ng ano, ang ganda ng... Pwede ba ako doon? Yes, sir. Pwede. Dapat may mga afford, dapat may mga ibang alternatibo na livestock o poultry. Kasi nga, eh, kung ibubuhos natin sa baboy, talagang ano, baka masyadong... Doon natutuon yung ano natin, eh, kaya naman natin mag-produce ng ducks. Yun lang nga, itik tayo, pero may potential din for meat, yung peking. Kaya, ano. Marami ka pa, sir, peking? Meron, no. Actually, may dinidevelop din tayo yung breed, yung... Muscovy? Hindi, yung isa yan, yung Muscovy, tsaka yung peking natin. Meron tayong, ano eh, di ba yung itik natin, puti? Ay, congratulations! The graduates. Nag-inuman na ba? Hindi pa. Hintayin na lang kita. Sino graduate? Oh, MS niya. UP. Ay, siya, no? Siya, hindi lang nga talaga mag-expand eh. Si Leo Dator, si Itlog ni Kuya. Peking siya, actually. Eh. Yung mga... Meron siyang kaunting, ano, kaunting itik. Pero majority ng ano, peking. Bakit hindi nakakapag-expand ng ano, peking? Ano lang naman, yung imported. Imported is mas, imported, sir. Mas cheaper. Pero yung karamihan natin, parang US din galing eh, yung recent na mga importation natin. US galing, pero malaki din niya. Malaki din. Kaya naman natin kasi ano tayo eh among na nakapaligid sa atin na sa Asia
ano, puro meat type sila. Yung Pekin, Muscovy, mm-hmm. Vietnam, China, mm-hmm. Thailand, Malaysia, Pekin sila. Medyo konti ang ano nila sa investment nila o yung industry nila sa ano, sa itlog ng itik. Itlog. Tayo yung ano, more than 90% egg type tayo. Yung meat eater sila. Oh, kahit tayo, lang. Hindi lang ano chicken kaya, tayo eh. O kaya baka hindi lang available ang duck meat. Yes, sir, parang ang Pilipino hindi talaga sanay kumain ng duck meat. Chicken talaga eh. Tsaka baboy. Yung chick kasi ang nag-expand siguro talaga niyan eh. Among the mainland, sila yung mga nakapalibot doon. Kumakain naman ang Pinoy pag nasa Chinese restaurant. Kaya nasa siyang, yung kainin sa bahay niya. Nasa Shangri-La, no? Ang ganun. Nasa Shangri-La. Kasama sila doon. Siguro nga, baka hindi tayo naabot eh. So, justification natin tayo. Maliit yung ano natin na Chinese tayo. Hindi tayo kumakain galan. Pero diba, Singapore, ano. Yung potential ng ano? Alin? Potential natin ng bibe kung okay. Sa Peking. Eh, buti pa ngayon kasi ginagamit talaga sa backyard. Uh-huh. At ngayon, ginagamit nila sa ano talaga? Yung sa mga typhoon-prone area, mga calamity-prone municipality dito sa Quezon. Yun ang ginagamit nila, sir, na... Oo, kasi medyo hardy siya eh. Matibay. Mm. Tapos naglilimlim siya ng itlog. Mm. Compare dito sa Peking tsaka sa itik. Hindi gano'n. So nagagamit nilang pang hats, no need na ano. Parang native chicken din, bakit ba siya kinikip sa local? Dahil na ano, dahil napaparami nila without much investment. Ganun. Last meeting namin with Sir Buddy, so parang may bago kasi ano, parang bago concept na yung style. Para bang, ano ba tawag nila siya to? Sir, yung blogging type, more on the profile, the industry, potentials, problems, ganyan. More on yun yung blogging. Pero yung how-to, yung instructional, yun yung ano, isang format. Mas detailed talaga na parang step-by-step. Production, parang ganun. Ituturo. Tingin ko parang ano talaga eh. Napakaganda na pong medium tong Facebook ngayon para ano mo yung ganun. Kasi totoo yun, marami pa rin talaga mga racers. Okay, gusto ito. Tayo ako ng itikan. Pero ang problema nga, okay, ang na-attend sa seminar, yung may pera, yung nandun sa abroad, papadala niya dito sa kamag-anak niya, hindi nakapag... Training. Hindi na mag-training, hindi na ano ng itik. Basta may mamadala siya, gano'n. And may mga nakikita kami na, even si Karamon dito, na hindi natin. Eh, marami siya natulungan ng mga FW, but the problem is, gano'n. Siyempre, babalik sila doon. Sila, interesado talaga. Marami tayo nakikita ng mga FW na nadudoon yung passion nila, nadudoon na, pero wala sila. Wala sila. So, maganda rin na even nandun sa ano, i-send nila yung vlog mo or yung link or kung ano man. Madali na maano nung ano, and maybe the interest will follow na doon. Pero yun. Ito, nakaka-excite sir yung last na nag-meeting na tayo sa amin, yung instructional. Kasi tama kayo eh. Pwede nilang paulit-ulit. And ma-explain natin dito yung kulay, yung phenotype. Nakikita mo as na kasi ganun ang pwedeng mangyari doon. Tapos siguro pag demo na rin kung paano pinipili yung itik. Actually dapat apat talaga yung ano eh. Nung nagpunta ako ng Netherlands o Holland na pagkakataon. Tinanong ko why teacher doon sa Barnabel eh, sabi ko parang ganun na ano yung galing nyo, ano yung advantage nyo, bakit kayo pangalawa sa buong mundo na exporter ng agricultural products. Eh, liit lang nun. Malakpaya talusun dun eh. Or almost the same. So, pero napaka, ano nila,
Sabi nila, sabi ko, kasi they have the, sa milk, they have the, ano yan, Holstein, na buong mundo ginagamit for milk. Technology ba o yung ano? Sabi niya, ano, or nutrition, pagkain, kasi maganda yung pasture nila. Ang isang farmer doon, 30 to 40 hectares. Eh. Mm. Ang isang farmer, family farmer, family farming yun, isang 30 to 40, eh, dito 1 hectare. Mm. Sabi niya, ano, if I invest my, naglagay siya ng pera doon sa ibabaw ng lamensa, if I invest on breeding, ano, kung may apat na stand daw yung table, if I put only my investment on breeding, tatapon din yung investment. If I put my investment sa nutrition lang, wala rin. Tapon pa rin eh. So the whole cycle. The whole cycle, management. Eh sabi niya, health na rin. Consider na. Environment actually. Hindi niya sinabi yung health eh. Kasi yung health minsan sa environment. Environment. Oh, siyempre adaptability pa rin eh. Yung kung tayo bakit ganitong kulay natin. Hindi tayo itim, hindi tayo ano eh. Kasi nasa Pilipinas tayo. Ito yung nag-adapt sa atin. Without science, ito yung kulay na nabuhay sa atin eh. Diba? Bakit hindi puti? yung mga ganun ba. So, yun ang binabasihan ko ngayon na talagang dapat lahat 'yon meron. Pag may kulang doon, your investment will hindi magiging successful. Pero kung nandoon yung apat na yon, hindi man siya... Ano yung apat, sir? Sorry. Lahi. Uh-uh. Which is una. Okay. Yung lahi ang lalapatan mo kasi ng pagkain. Okay. Ayan. Yung lahi na to, yun ang lalapatan mo ng management. Di ba? Tayo, hindi man tayo, hindi man tayo, tunnel bend. Bakit nga ba yung... drip irrigation ng Israel, hindi magkaig rin eh. Kahit kaya. Kasi dalawa, tatlong buwan lang naman tayong walang ulan. Walang ulan. Diba? Kung nga naman, di ba? Oo, di ba? Hindi dinevelop ng Middle East. Isang araw lang yata umulan doon eh. Pang sa kanila yun eh. Ayun. So, hindi na, di mo, hindi siya nag-click dito. Ayun, maybe mas... Ang problema natin, hindi tayo nag-isip. Ano yung pwedeng adapt? Yung para sa atin. Ano para sa atin? Eh, sabi ko nga, bakit... Ang galang ni Dr. Remix. Napulot ko lang din dito. Napulot ko lang din sa mga ano, sa pagbiyahe-biyahe. Tapos, and tingin ko yun na yung dapat tingnan natin. And napatunayan namin ng mga kaibigan ko. Dahil itong sa itik. Ano? Itong itik. Kaya pala nila. Kaya pala nila makipag-compete. Genetically, sa ibang bansa, hindi lang natin ginagawa. Eh sila, nakita mo naman investment siguro sa broilers, sa layers, sa Holstein, investment nila sana. Eh tayo, ano bang investment natin dito sa local natin? Sa aso nga, wala ka tayong masabing aso na sariling atin. Na sarili natin, diba? Eh, pero ang gagaling ng aso natin, as guard dog. Mga hunt. Nasa, pang hunt. Hunt. Nasa kabilang kanto ka pa, alam na nandiyan ka na. Oo. Tumatahol na yan. So, those mga characteristics, o traits, even tayo, even yung meron tayo, hindi natin na-enhance. Pati Pilipino mismo. Pati Pilipino. No. Baka nga mayaman tayo, hindi natin alam, sir eh. Diba? Huwag mo lang isama dito yung mga hindi pwede ha. Pero hindi naman tayo ano. Pero believe ko, tut. Oo, gagano mo na lang, sir. Ay, hindi man ako nagbabanggit ng ibang ano. Pero para maging ano lang, na baka kulang tayo sa pagmamahal sa atin. Na mayaman tayo doon. Mayaman tayo, sir. Hindi natin alam. Nakita mo naman, ikaw nagpunta ka na. Those mga farmers na nakakausap mo, kahit ano, tutubo dito. Ngayon, siguro sa scientific community, mag-iisip ka, ay bakit nga kaya? Ayan. Bakit hindi gawin natin sa science? Sabi nga, yung walang science, sa buhay sila, sir. E di kung lagyan mo science, siyempre, unlad naman talaga yan. Di ba? Nakita mo naman, sir. Dati, ganitong kulay natin. Turok lang ganun, puti na agad. Nagluta. Sa science. Di ba? Wala eh, di ba? Diba? Ganda rin naman, pang Miss Universe. pero, yung... ano lang eh.
tingin ko yung nakuha natin sa itik na kung paano natin ano yun, yun na yung buhay na patunay. Mm-hmm. Hindi ako nag-ano ng sarili kong bangko, pero mm-hmm. doon ako na-inspire na kaya pala talaga nila. Noon eh, laging sinasabi ng boss nito, kilala naman naman si Doc Sinan, lagi ko tinatanong habang may isang tagay kami na ano. Is, sabi ko, sir, tama ba itong ginagawa natin? Ibari mo, back to basic. Ang broiler, 30 days na lang. Uh-huh. Ang baboy, 5 months, 100 kilos. Mm. Itong babalikan natin, 6 months, 1 kilo. Mm. Ano? Ayan, yung mga question na yon na nung unang nag-ano kami, 2010, nang nag-ano yung PINAD, eh, doon kami nagkakilala nito, 2010. Nagkaroon ng AO, yung Philippine Native Animal Development Program. Eh, nando doon na ngayon, native pigs, native chicken, itik. Baka ngayon ang tinitingnan namin. Even na kabayo, ha? Bakit nga ba ganito kalaki yung... Bakit hindi ganito kalaki yung inalagaan ng Pilipino? Hmm. Nakabayo. Kasi maliit yung Pilipino. Pangalawa yun. Diba? Ang una doon, eh paano naman magagamit yan doon sa bukid? Laki-laki. Nahuhulog yun, ha? Ano, diba? Tapos sa Pilipinas, hindi naman malaki. Maliit lang siya. Diba? Bakit nga ba walang... May history ba tayo ng ano? Ano ba yun? Yung malalaking... May sarili ba tayong kabayo? I think so. Yun na yan. Yung mga ano. Kasi ang ano naman is... siguro na-introduce dito... Alam mo naman ang Pilipinas. Eh, naging ano nang dati trader. Trading ano. Bago makarating sa mainland, dadaan muna rito. And Spain is matagal dito. Amerikano. So, mga nagdala sila ng mga kabayo dito, bakit hindi siya na parami na ganun kalalaki? Simply because, tama ka, maliit tayo. Ang gamit natin, eh, biro yung mga naman, ilalagay mo yung niyog doon sa toro bread. Eh. So, kailangan yung, ano lang natin, di ba? Maganda ka kung maliit, eh, di ba? Ayan. So, hindi nga malaki yung Pilipinas. So, tingin, siguro, ano lang talaga, na hindi talaga malaki yung ating ano, laki yung resources natin para doon. Maganda ang Japan, maganda ang Taiwan, they more on quality. Dapat tingnan natin yung quality. Eh bakit nga ba tayo makipag-compete pa sa broiler? Eh, galing sa kanila yung lahi. Dependent tayo doon, the grandparent, the parental stock. Yung papakain mo doon galing sa kanila, corn soya. Yung ano tawag doon? Yung management, pina-air-condition pa nga nila eh. Even the environment, we import. And then the processing. So, hindi rin bagay sa atin ang tunnel vent. It's not for us. Tingin ko, sa init na ngayon, pero sana mag-adapt din tayo. At night, anong temperature natin? Mabot lang mga 22, di ba? 25, ganun. Bakit di natin gamitin yun? Di ba? 2002 yata yan, nagpunta sa Israel. Sila sa gabi, binubuksan nila yung tunnel vent nila. Kasi malamig din naman sa... So, less ang ano mo, less ang gastos sa kuryente, less, ayun, management lang. Pero sila, binababa nila yung tarp nila pag gabi na. Eh, kasi ang usapan lang naman, mainit eh. Eh, kung malamig na, eh, bakit ka pa magagamit na? Ikukulong mo yan, siyempre, you have to continuously. At the same time, yung ano noon, pag hindi mo binuksan yun, yung ammonia noon, nandun na sa loob. So, kailangan gumamit ka pa rin ng pan. Pero if it is open, yung lesson na ano. Hindi ko alam, pero nagagamit nila ngayon, baka naman magalit sa akin yung iba. Titimba lang. Pero baka naman mga ano, mag-adapt lang tayo ano, sa atin. Safe. Cut mo na lang, sir, ha? Pag hindi pwede. Ayun, mas alam na yan, ha? Alam mo naman yan. Pero, last week nga na si Sec Mari Piñal yung kasama ko. Ang daming bleep talaga eh. Sabi ng audience, ang ganda sana pero puro bleep. Kasi nagme-mention siya ng mga pangalan ng away niya. Baka mamaya akong makatalan eh. At saka bigla na lang mawawala yata yun sa ano. Ayan.
Ano bang ano? Ayun, si Karen, kilala naman na po niyo. Siya ay si ngayon dito. Bakit broiler is, ano na eh, template na. Parang may template na gano'n. Pag ginito, gano'n. Yung local genetics natin, wala pa. So, kukuha ka sa farmers ng technology, eh, di siyempre, di common na ano. So, sana, mag-invest tayo sa ganyan kung yung nagawa nga natin sa ATIC, na uniform natin siya, na purify. Mm-hmm. Meaning, kung purify siya, alam kong kailan siya manging itlog. At ganitong panahon, ganito laki niya. Ayan. So, pag yan kasi malaki, malaki yung pagkain bago siya mangitlog. So, kung parang layer na manok. Mm. Ayan. Parang layer na manok na maliit ang katawan niya, pero malaki itlog. Ganun. And broiler, edi malaki lang yung katawan niya, mabilis siyang lumaki. Mm. So, lahi yung unang natap namin na ano. Kasi nakikita ko rin, dapat yun yung una. Kasi nga, siya yung lalakapan mo ng pagkain. Ngayon, may mga studies na po sa UPLB. Mm-hmm. Sila Doc Solabo, Christina Joba, regarding sa mga, sa itik natin. Ano ba yung... Suited sa kanya. Oo. Ano available. Nila, requirements. Daily nutrients. Requirements. Requirements. Parang tao din. Alam na nila kung ilan yung calories na kailangan mo. Per day, ito yung maging ano mo para mapakita mo yung maximum potential mo. So, ganun na po yung ginagawa nila ngayon. Kasi nga, uniform na yung lahi. Yung nutrition, pinag-aaralan nutrition nila. Which is, meron naman ng... At nakita namin na yung ETIC ngayon, siya yung mayroong commercially available na feeds among the native animals. Actually, dapat mas maganda pa nga sa baboy na native eh. Kasi may market na siya, the lechon eh. Uh-huh. Yung lechon, napaka the best talaga na material siya. Yung native chicken, ang dami na rin, di ba? Bisayas, Dadarag, itong ano, sa mga farmers natin. Ang problema, wala siyang readily available na feeds. Compared doon sa commercial na manok, nandiyan dyan sa port to supply lahat. So, sa ngayon, ETIC meron na available na feeds. Kaya siguro nare-rate siya commercially. Mm-hmm. Si Karamon, ilan na daw itik niya, Karen? Huh? 80,000. Wow. Si Karen eh, noon, mga 18,000 yata si Karen eh. No? Yun doon sa, ano? Sa construct daw siya ng bago. So, sa 20. Pumunta tayo sa Bernice? No. Sama si Doc Lambio. Dadaan mo ba o ano? Ako na. O magdadrive sila? Magda-drive daw eh. Kumusta si Doc Lambio? Ang tanda na niya. Ayaw, may libro nga kami ginagawa ngayon sa itik. Mas mukhang bata kasi mukhang darelax na. Itik pa rin. Itik pa rin, sir. Oh. Kumusta ka namin? At ano? Matulong na yan sa pagsusulat. Magsusulat yata rin. May libro ngayon na ginagawa siya, yung Duck Egg Production Manual. Wow. May nakatulong na rin mga teacher doon sa, professor sa UP. So, kompleto na siya. From anatomy to ano eh. to balut eh. Mag-ano na tayo? Mag-bisa tayo? Yun lang naman ang ano namin. Yun ang tingin ko, kailangan na rin eh. Dati hindi naman eh. Pag nag-ano ka ng gown, ano na eh. Pero ngayon talagang we need to ano eh. Mas matindi yung ano ngayon. AI, avian influenza. Ang pinakamahirap control lang ngayon talaga yung ibon. Nandiyan yung mga, ano eh, wala nang naninirador ngayon eh. Wala nang naninirador dati nung araw. May disadvantage ko control talaga. Control yung uwak eh, no? Dami na rin ngayon eh. Parang, yung uwak pa naman eh, they scavenge dyan sa mga napatay, mga bulok. Kaya yun lang. So siya yung number one yun. Carrier ng ano? Hindi naman, yun ang isa sa mahirap kontrolin. Tayo naman, kaya na natin to, di ba? Palit tayo ng damit, yung vehicle, kaya natin i-spray it o kung ano. Yung mga ibon, hindi. Bird proofing. Kaya yung itik laging mapapag-initan. Oo. Asymptomatic eh. Wala na, hindi mo napapansin. Okay. At saka may contact sila sa migratory bird.
Nagkaka-contact sila? Oo, oh, kasi sa bukid. Kumisa, nire-range nila. Okay. Ang ano naman sa kanila kasi, yung mga wild, may immunity sila. Natural resistance sila. Mm. Pero sometimes, hindi pa sila magaling. Nakakontakt nila yung mga local animals. Ayun, nagre-react sila. Pero ito, healthy na. Kung sa ano, wala kang simptomas na nakikita. Pero yun, sa kanya. Pero yun nga. Sa ibang bansa naman talaga, naka-separate na yung ibang poultry. Ang maganda sa itik, ano, matibay eh. Matibay talaga. Yun ang mga pwede natin hindi kagaralan talaga. Ayun. Kasi may special na yung natin. Ayun, sinasabi nga ng ibang racers, ha. Sabi nila, eh, pag nalagyan ka ng konting ano, molasses at ano, eh, wala, magaling na agad. Eh. Wala pa antibiotic na. Na. Parang napagana mo lang yung katawan nila and then they can survive. Natural, eh, ganun. Na-improve mo lang yung ano nila. Yan, ang problem talaga sa mga industry. Yung pagpapalaki kasi ng itik, ang nahihirapan ang farmer, napalakiin mo yung confinement. Kasi papakainin mo siya, walang kita yun napakahabang period. Kaya yung practice ng iba, especially may resources silang lupa, kaya, ikala. Pinapagala. E pag tumiming yun, dun sa panahon na may migration yung migratory birds, especially yung pagkakalagad yan ng mga bird, dun, contact. So, ang kaya siguro yung restrict, huwag kayo magpagala. Kung magkakaroon kasi ng problema yung area nyo, ay huwag kayo maglabas ng product kasi mag-ano pa, makakontaminate pa yung mga. Kaya siguro sir ano resistant siya kasi nga by nature yun yung ano niya yan natural na, ano niya na, na nakikipag interact sa habitat niya migratory. Di ba sorry naman sabi nga sa tao diba? Pag na-stress ka mataas yung risk mo for ano mga sakit no eh kung ikaw nasa natural environment mo medyo lesser yung ano mo at kahit tamaan ka medyo nakaka-recover ka kasi available yung ano eh, available yung mga natural ano mo, pagkain or ano. Kaya madali yung ano mo. Kaya kung ano, talagang kung titingnan natin, we need to invest talaga siguro din sa natural natin, local resources. Kasi ano without much ano, yun na yung ano eh. Hindi naman tayo ganun kalaki ng ano natin. Bakit? Ito, maliit lang ang investment mo, pero makakasurvive siya. Even the production is not as, ano. Gain na? Ayun, sino daw okay. Mauna? Ano tayo? Pasamahan. Mauna na mga girls. Magbaon ako ng ano. Gusto mo, sir, magbaon ka ng ano tungkol sa itik. Maraming... Umay, ma. So itong farm na to na ano pa na galing pa tong Alabang. Ah, so, yung dati pa yung ngayon din puro building na. Oh, 95 ito nung ma-transfer dito, 12 hectares. Medyo matagal na nga rin. Ayun, parang nitong dati talagang even commercial chicken pigs na meron tayo, pero ngayon since nagkaroon ng native animal program nag-concentrate sa native animals. So, kasi tingin natin, siya naman talaga yung may mga researchable areas pa eh, na pwedeng tingnan ano ba yung maging prospect dito sa atin. So kasama natin si Doc Rene Santiago at andito tayo sa National Swine and Poultry Research and Development. Under ng Bureau of Animal Industry. Animal Industry. At nag-specialize nga kayo doon sa native animals. Sa ngayon, oh, yun. So, meron tayong mga native pigs, native chicken, at saka itong ang itik natin. Oh. Exactly, mga 10 years ago, nung unang-unang na-feature natin. 10 years ago? Ito, si Doc Rene. At yung unang-unang episode ng Agribusiness about pecking duck, sila Doc Rene yan.
Ayan, nagagawa kami ng feed bodega ngayon eh. Kasi yung biosecurity nga, mm-mm, dati yung feed bodega natin nandun sa loob. Mm-mm. So, dito na sa labas. Ngayon, medyo di natin makontrol yung ano. Ito naman, parang shower, ano lang ng mga tao natin. Mm-mm. Parang ang laki ng pinagbago, sir. Ha? Hindi ganito yung tsura yata dati. Eh, medyo luma na rin yung inami. Nadadagdag tayo, pero yun nga. Ito, siguro dahil na nga rin sa panahon, so nagawa na tayo ng control. Isa na lang ang in at saka yung out, ano natin, exit. Enter at saka exit natin. Umpisa na na siguro natin siguro sa, ano, sa incubator. Kasi pagpunta natin sa farm, dito tayo makapasok. So, ito si Camilo, maliban sa taga-Walis siya, siya yung charge natin sa, sa incubator. So, siya magaling sa huts. Pwede ka bang maabala muna. Ano, tour mo lang kami dyan sa iyong, ano, si Camilo Ray. Medyo lahat ng itlog, pinapasok dito. Yan po, bali nakapukod yung ating, ito po yung mga broken, the dirty. So yun po po pwede pa natin isalang, so pinupukod na po. So para mas madali po ang ating pag-social. Ano yung label na yan? So ito po yung IP team po. So, IP team? Hindi na rin po masunodok, dahil sasama-sama kung po muna po sa isang lalagyan. Kapunin po siya, so yun po. So yun po kasi marami. Bukas mo nga, para, ay may laman ito. Para makita talaga yun. So maganda rin yan, nagsi-circulate yung ano, yung hangin. Kasi kinikip muna talaga, daily, nilalagay dito. Eh, dapat para sabay-sabay yung pagpisa, dapat ipunin mo mga isang linggo. One week kami. Once a week, nagsasalang kami. So kung ilan yung maipon doon, sinosort lang yung mga broken, mga dirty eggs, para pang, ano lang, pang table egg. Ito na yung pang table egg na pag na-reject. Yung iba, oh. So maganda naman sa ano ngayon sa eating natin yung talagang quality yung egg niya. Malalaki talaga. So nakita mo naman yung production ni Karen ni Ramos eh, sa ano siya. Ayun, nasa commercial ano, ito commercial. Ito research pa rin. Research kaya hindi ganun karami. Pero may nakikita kayong ilang egg diyan. Meron kaming quail, chicken nga. Ayun. Ostrich, meron kaming egg. Wala. Ah, meron sa lapod na. Ayun. Well, pakita mo na rin sa kanila. So, naka-air condition po siya para ma hindi siya na pag mataas ang moisture, mataas ang temperature, nagde-develop siya, may effect doon sa kanya. Sabi nila pag dapat the ideal egg talaga is 3 days. After malay, 3 days dapat ma-set mo na. Eh, pag naman every 3 days, on the part ng production, medyo mahirap. Mahirap din. Kasi every 3 days, pero kung week, tayo parang nagwo-work as a week eh, di ba? Even the office hour, office day is week. So, Monday to Friday, and then Saturday leave. So, ang pag nagsalang kang, anong araw ang salang mo ng itlog? Thursday po. Thursday. Every Thursday. Kailan na pipisa yan? After? Thursday din po. Ayan. Thursday po. After 28 days. 28 po. Parang ganun po sa chicken. So, Thursday din po. Ayan. So, ibig sabihin, every Thursday, aba, alam ko, may mapipisa ako. Every Thursday, may magsasend ako. So, hindi pati pala, ay, ano, sir, may research yun kayo sa quail? Sa quail, meron din pong ilang stocks na, ano, medyo maliit lang, number. Ano siya? Iba-ibang breed. Meron tayong, ano. Hindi ko, ano lang po dito, wala lang. Masira po yung aircon. Ayan. Ito naman, anong stage chicken po ito? Chicken po. Mga native chicken egg. Pati-pati pong breed siya. Magyan naman po ng kasi. So, ganun po. Dinabukod na yung dirty, ganun yung broken. Ano yung maitim na yan? Bingala, sir. Ah, sa Guinea fowl. Eh, maulan ngayon, no? Parang nagigit po sila sa lupa, eh. Itlog talaga sa lupa. Automatic reject yun, sir. Medyo iba lang talaga kulay niya. Ng,
So pag table egg na, pwede mo nang hugasan to. Pwede hugasan, pwede mo nang... Ito po yung ano, itong mga ostrich. Yan. First na tayo makakakita nito. Wow! May kuryente lang ah. Pakita nga natin, Ella, para may reference. Hindi, siya ano na lang. Kami ikaw, baka may... Ay, ano to? Okay lang yan? Uy, mainit siya. Opo, incubator mo. Kaya lang, portable nga mo. 42 days naman siya. Hawak na isang etlog. Ayan, para makita different. Okay. Okay. Kasi yung shorts. Ano yung shorts natin? Sige. Okay. So ito po yung egg ng chicken. Chicken. Ito naman yung egg ng ostrich. Ostrich. So nasa incubation siya ngayon. Sir, pakita natin. Sir, yung isa. Actually, mas malaki yung isa. Sir, balik na natin. Baka mabasan ko. Ito. Mas malaki yung isa, oh. Ano po? Gusto niya wakan. Okay. Mas malaki siya. Mga, may kit 1 kilo din. Ilang kilo po isang 1.2? 1.4. Ang daming omelette nito. Katumbas daw ng 1 tray yata. 1 tray. 1 tray. Eh, nakakapisa naman pero hindi rin ganun kaganda. Fertility ang problem ng ano sa mga 25-30% lang minsan. Pero yun, very simple na incubator. Yan ang ginagamit niya. Ito na. Sa quail. Quail. Sir, ang quail ba ano natin? Native natin? Meron tayong wild na quail eh. Makita mo sa mga bukid, di ba? Mga sa ilalim ng Yugan, may gawag, ano daw. Meron tayong quail na ano. Pero usually, mga Japanese Seattle daw ang ginagamit. Mga crossbred na. Pero, yun, halos, kumbaga sana kung titingnan natin ang nangingitlog sa Pilipinas, chicken, the layers, sunod itik, sunod na yung quail. Ito, mga three, ilang capacity nito? 3,000 po. And then 225. 25 sa ducks, ano? Bali, ito muna ang ginamit ko, pinapahinga ko po yung kabila. So, ilang days, ilang ano, tina-turn? Four? Four times a day. 21 days yan, chicken yan. So, naka-record lang yung ano yan. Kung kailan sinalang o kailan mo ipisa? Kung kailan lang po sinalang. Ayan, tapos kung anong breed. Ito, mas malaki. Medyo may... So, tapos sa mga animals na po produce dito, sir, saan yung dinadala? Ayan. Sa mga adapter na? Adapter na po, oho. May mga request tayo. At the same time, may bumibili na rin yung mga gusto mag-start ng anak. Gusto mag-start ng business. So, on... pwede na rin sila. I see. Okay lang po. Sige pa. Ito naman, sir. Ano to? Ducks. Ducks. Ayan. Yung malaki-laki, 10,000 capacity yan. Incubator. Wow. Ang laki. 10,000. 5-5. Ayan, maganda yung may paddle. Yung paddle type. Yung iba, blower lang eh. Maganda yung paddle type. Ang idea naman doon, para ma-circulate yung init, yung moisture. Ayan. Tapos, kailangan ng egg, tina-turn talaga. Oo. Ito, automatic na, no? Ilang beses? Every 2 hours po siya pagka-automatic. Ayan. Automatic. So, pero minimum, mga 4 times a day, dapat yun ang ano mo. Inahalo. Dapat. Oo. Magkakulang. Kumisa, kasi mabigat yung embryo, eh. Bumagsak na ganon. So, either nalulunod o ano. So, kung ita-turn mong ganon, angat ulit siya. So, no. Kasi ang... Usually, ang paglagay ng itlog sa ano is yung blunt, ano? Pointed sa ilalim. Di ba? Yung itlog is
round na pointed ano, siya. Yung pointed nasa ilalim yon. Dito yung airspace niya, doon siya nagbe-breath, doon siya huminga. Ito po yung counter natin. Ayun, may sample ka ba? Pwede mo ba i-sample sa kanya? Ah, okay, mag-sample tayo. Ano? Sisilipin pagka may similya o kaya wala. Ayun. Shorts na. Maninilipian siya naman. Sa po ito. Manililip. Ayun, pinapantay muna siya. Tsaka siya hugot ng ano. Ah. Ilan laman isang tray? 272. Ilan days yan? Ay, lahat yan. Lahat sisilipin. Yes, yeah, so, sabay-sabay na oh, siya. Oh, grabe. Ayan. Bali po siya, hindi ko nakakantin. Ayan. Bali, ngayon po lang siya. Makikita mo yun. Kasi na... Ayan, yung pangalawa. Ayan, walang similya. Kita mo yung pang-anim. Walang similya. Ayan, sa kaliwa, oh. Ito, asa nung walang similya? Ito po. Ah, yung masyadong clear pa. Light. Clear. Ah, ayan, yung masyadong bandana. Light yung ang, ano, lalapit niya. So, dyan, madedetermine na yung laglag. Opo, tatanggalin na po yan, mamaya po. Ayan, so, ito kagaya nito, wala yan. Tanggal. Yun, tanggal. Ayan. 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 Ito, tanggal din. So, pakita mo yung pointed tsaka yung ano, yung blunt. Bali sa area ko, kung ano matulis, siyang nasa ilalim. So, lahat po. So, kung di naman po, sir, mapi-perfect. Dahil meron medyo bilog talaga. Ato. So, makikita naman po natin pagka na kinakanting na natin. So, naroon na po yung kita yung airspace niya. Eh, sa kanan ito, parang pantay. Okay, alas pareho, pero yung sa kanan. Doon po nagkakaroon ng... Ito. Ito yung ilalim. Ito yung ilalim. Gara ng tama. Alright. Kasi may isa pang ano doon yan eh. Kasi pa yung dalawang tray laman ng isang ano. Medyo maingay lang siya, no? Ayun, may tubig yan, tapos ayun, may paddle. Temperature niya yan. So, ito yung nakaset dyan, ano, kami. Ayan. Ay, ito. Itong yellow. Ayan. So, pagka umover na siya, mamatay na yung thermostat. Yung thermostat. Tapos, bababa na siya. 100 degrees Fahrenheit. Medyo nalilig po siya, kaya takot po na yung 9.5 lang. So, medyo nalilig po yung touch niya. Tinaasan mo ng konti. Kaya tinaasan? Alam po kasi sa kung parang sa naka-display, medyo mababa po na hindi naman natin. So, imbis na 28 days, umabot ng 29, ganun. Okay. Gusto mo mag-candling ng ostrich egg? Ayan, pwede. Oh, wow. Sige nga, pakita natin. Ah, mayroon club dyan? Ah, wala po to. Ito. So, pwede naman natin i-candling yung ostrich. Masilip mo nga sa kanya. Malamig siya. Hindi, wala na so, yan. Sa ano bang ano? So, papatulang paanong, po natin sa dito. Kahit saan? Kahit po saan. So, yan po, oh, ay wala. Bulok na po siya. Ah, bulok siya. Wala na po talaga to. Ah, so pwede nang kainin to. Medyo nasira siya, na-infect siya. So yung mga infertile pwede. Ito yung bugok. Oh, bugok. Ah. Wala na po talagang pag-asa to. Nag-ano na siya. Bakit kaya? Anong reason, sir? Basta? So, yun po yung kadalasan natin sa walang similya or pwede nang doon sa pagkakain doon sa... Nadumihan. Nadumihan na napunasan natin ang basa. Ah. So, po, namamatay po yung embryo niya kung sakaling may embryo. Hmm. Pero pagka po naman yung talagang walang
sobra, yung mga infertile talaga, napupulok din po sa katagalan. Yung isa ganun din? Hindi lang po. Bata clear pa siya, o. Oh. Ayan, ayan. Kitang-kita, oh. Walang ano sa ilalim. Walang development, o. Oh. Walang development. Yung po kasing ano, yung dating embryo niya, so ano na masyado kumahalo na doon sa iba. Oo. Oh. Ayan, walang development. Wala, walang development. Fertile. Nang hinahayang ako na hindi na ano. Ano ba yan? Pwede na bang buo pa yan ah? Sira na to. Ah, sira na. Wala ka bang empty dyan? So, binira mo na lang yan. Kakarap tayo. Ah, yan. So, binira. Ayan, merong commission, tinatanggal nila yan, pwede rin siyang pan-decor, pang ano. Ah, yung shell. Pwede nga nang isa, pag meron ka. Mamaya na lang. Ah, mamaya na po. Oh. And, mamaya, doon na lang sa office. Ito rin, no? Itlog din to? Sira rin? Sira rin, oh. Sayang, oh. So, mga chicken naman na yan, so ano lang muna tayo sa doon sa ducks. Sa ducks, okay. So, mga brooders. So, talagang ang purpose natin dito ay itik Pinas. Ayan. Sir, bigyan mo nga ulit ako ng backgrounder. Bakit nagkaroon ng itik Pinas? Ayan. Actually, nang 2008 pa, nung magkaroon ng bird flu scare sa China. Mm-mm. Mga 2008, 2010. Mm-mm. So, ang Pilipinas, nag-assign sa amin, ano yung pwede natin gawin locally kasi hindi na nga tayo makakuha ng mga products. Mm-hmm. And the threat na nga, ano yung mangyayari kung sakali ma-hold yun lahat ng mga ano. So, mm-hmm. Nagawa natin yun. Actually, yung itik natin, nakita natin, nagkaroon tayo ng mga consultation sa farmers. Mm-hmm. With Dr. Lambion. Yes. Ang nakita namin, may survey doon, tinignan natin. Ano yung common challenges na na-experience ng farmers natin? Mm-hmm. Number one, genetics. Quality genetics. Kasi nga, kung titingnan natin ang broilers, layers, dependent tayo doon. Mm-hmm. Quality, sa sophisticated broad breeds. No? Pag pinakain mo ng ganito, 30 days. Uh-huh. Day year, 300 eggs. So, parang tayo, wala tayong ginagawa, pero may itik tayo, may balot. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ang na-identify ng farmers noon, sabi nila, quality genetics. Major concern, pataas-taas sa presyo ng pagkain, inputs, so, at saka walang ganong research sa itik doon. 2010 yun. Mm-mm. 2010 hanggang 2012. So, 2012, napakita natin sa Picard na talagang kailangan ng pag-aralan yung itik natin. At sila naman, nag-invest sila ng 10 million peso. For the research. For the research. 2012 to 2016, ang main objective nung ano is to develop a signature Philippine mallard duck. Mm-mm. So meaning a breed na matatawag natin sa atin. Kasi nga, kung makikita mo yung mga itik natin sa bukid, ano lang eh. Yung ano na yon doon nag-umpisa na 2012, na ano natin, na pinondohan nga ng Picard, DOST Picard, na makadevelop ng breed. So, with that process, ginawa natin dito yun. ang itik naman kasi natin, ano siya eh, pang-itlog. So, ang ginawa natin, breeding program, ay nag-umpisa tayo doon sa itlog. Kasi yun yung product mo eh. Mm-hmm. So, yun yung tingnan mong quality na pwedeng maging, paano siya magiging commercialized, paano siya ma-improve. So, noong 2012, nag-start tayo ng 4,000 eggs. Mm-hmm. Galing sa donasyon ng mga stakeholders natin. Private, ha? Galing tayo Pampanga, okay. Sa Quezon, dito sa Candelaria. Mm-hmm. Meron tayong galing ng Santo Tomas, Batangas, kay Ricky Malolos. Ibig mong sabihin, sir, yung mga animals na galing sa iba-ibang lugar, iba-ibang lahi yan. Yan, oh. Actually, hindi siya iba-ibang lahi. Iba-iba lang siguro yung pinagmulan niya. Itik pa rin natin. Okay. So, meaning, itong itik Pinas,
sa itik lang din siya nagmula natin. Wala tayong ginamit na ibang breed para siya ma-improve. O ginamit siya ano. Mm-hmm. Parang among the itik natin, pumili lang tayo ano yung common mm-hmm. na pwede mong makita sa kanya. Mm-hmm. Basically, pag gagawa ka ng breed, basically dapat kita mo eh. Ano mm-hmm. yun, yung plumage color. Mm-hmm. So, pagka natin mapisa yung mga egg na yun, ano natin, hinatch natin ng 28 days, binrood natin ng 30 days, mm-hmm. ginrow natin hanggang 16 weeks o 4 and a half months. Sa 4 and a half months, namili tayo ng mga kulay doon. Mm-hmm. Ano yung kulay na nakita natin common? Dati iba-ibang itsura, makita mo doon sa mga itik natin. Nakita natin na yung kaki, yun yung common, tsaka mm-hmm. yung itim. Mm-hmm. So, nagkaroon tayo ng preference na yun na yung piliin natin. So, it takes time, it takes ilang generation din naman yun bago natin nagawa. Pero kung titingnan mo, yun yung kailangan natin. Kailangan may sariling identity. Mm-hmm. Pangalawa, at 16 weeks, tingnan natin sino yung may body weight na ganito. Kasi itlog siya eh. Pag paitlogin, hindi mo kailangang malaki. Kasi okay. malakas siya kumain. Mm-hmm. Yun ang problema natin, yung mga unselected. Mm-hmm. May 2 kilo dyan, may 1.8, may 1.5, kumisa may less than 1 kilo. So, hindi sila uniform. Ang problema nun, iba-ibang requirements nila sa pagkain. Sa feeding. Sa pagkain, pati sa kulungan. Pati sa kulungan. So, what? Ang modern natin yung Western eh. Parang, di ba? Uh-oh. Ipaliitin mo yung variation nila. Uh-oh. At kung uniform sila sa ganon, nag-set kami ng body weight. Sa babae, 1.1 to 1.3. Sa lalaking itik, 1.1 to 1.35. Kasi medyo malaki-laki siya. Uh-oh. Pero napakaliit na lang ng difference nila. Uh-oh. So kung yun ang sineset mo, yung below 1.1, hindi mo sila isasama at 16 weeks, yung more than 1.3 sa babae, mm-mm. hindi mo sila isasama. So mm-mm. meaning, pag through generation, makikita mo, at ngayon, makikita natin, pare-pareho na yung body weight nila. So, natanggal yung mga sobra, liit. Natanggal yung masyadong maliit. Mm-hmm. Okay. Sir, balikan ko lang yung unang sinabi mo na nung nag-consultation kayo with stakeholders, mm-hmm. mga farmers, na-identify nila problema nila, genetics. Mm-hmm. Bakit? Ano ba ang sitwasyon noon? Ang sitwasyon noon, na, siguro nung time na yun, na, nag-start na yung commercialization ng itik. Dati nasa pag-aala lang. Oo. Dati na paunti-unti lang. Napaka-less ng cost nila sa pagkain dahil uh-oh. Naka-range lang. Uh-oh. Dahil may suso sa sa Laguna Lake. Uh-oh. So medyo lesser yung inputs. At siyempre pag commercialization numbers na usapan eh. Uh-oh. So ang pag nag-alaga ka sa bukid, baka pinakaano mo diyan 500. Pag mga 1,000 na alaga mo, 2-3 ng tao kailangan mo doon. Eh ngayon, meron tayong mga farmers na 100,000 na 80,000, uh-huh. na 60,000 o 20,000. Uh-huh. So, yun yung mga ano nun, kaya nila na-identify yung breeds din, lumalaki na yung inputs. Uh-huh. Tumataas yung inputs, meaning kailangan efficient na yung production mo. Yun naman yung ano eh, kahit wala tayong magagawa sa pagtaas ng mga inputs eh. Uh-huh. Pero kailangan mag-improve yung genetics mo para kung sino yung pinapakain mo ng ganito karami o ganitong quality o ganito kamahal, kino-convert niya ito. Convert into ano? Ito, itlog profit. Ang usapan natin dito. Uh-huh. Itlog. So, yun yung mahalaga. Kaya kung gumagamit ka ngayon ng mga, hindi naman sa ano, yung unselected at nagdidepende ka sa feeds, baka maliit or medyo hindi ganun ganda yung kita. Ganda ang kita. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.